Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang pagpapaliban sa barangay at SK elections ngayong taon. Pero ayon sa Commission on Elections, maring humirit pa rin sila ng 5 bilyong pisong dagdag pondo kahit mapospone ang barangay at SK elections ngayong taon. May ulat si Daniel Manalastas. Lumusot na agad sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukala na nagalayong ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. 12 kongresista ang pumabor habang 2 ang tumutol. Sa diskusyon ng mga kongresista, nanaig na isagawa ang eleksyon sa unang Lunes ng December 2023. Paliwanag ni dating Pangulo at kasalukuyang Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, hindi na bago ang ganitong pangyayari. This is not the first time we are postponing barangay elections. It's something that we do every so often when there is a need for it. Ang iba ipinunto naman na makakatipid ang gobyerno kung ipagpapaliban ang barangay at SK elections. Mahirap din anila palitan ang mga nakupo dahil sa karanasan nila sa pamamahala sa gitna ng pandemya. All barangays are activated to protect our people in the barangays, and it will be very difficult and there will be very little time to teach new barangay officials on COVID protocols, no? The 8.4 billion pesos fund allotted for the conduct of December 2022 election could be utilized instead in providing relief to our affected countrymen. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, bagamat iginagalang nila ang kapangyarihan ng Kongreso, pero sana raw ay huwag masyadong pahabain ang postponement dahil magkakaroon din ng preparasyon para naman sa 2025 midterm elections. Sapat na raw ang mahigit 8 billion pesos na nakalaan para sa barangay election, subalit pwedeng mangailangan sila ng dagdag na 5 billion pesos dahil sa dagdag na botante, dagdag na presinto, dagdag na balota at iba pang pwedeng kakailanganin sa halalan kung mapopostpone. Kaya naman ipinunto ng ilang kongresista na imbis na makatipid ay posibleng mas mapagastos pa ang pamahalaan. Alisin na natin yung sinasabing makatipid because we will be incurring additional 5 billion. Huwag po kayo maglalawala pong masasayang na pondo ng sambayanan sapagkat yung po namang bibili namin kung sakasakali ay yung po rin yung gagamitin natin kung sakali pong ipopospon ninyo yung ating SK and barangay election. So wala pong masasayang na pondo. Pasensya na po kayo. Konting additional cost na dagdag doon sa aming binigay niyong budget. Pero sagot ng ilang kongresista, may kapangyarihan na executive branch kung idedeklara bilang savings ang gagamitin sana sa eleksyon at i-realign para sa iba pang programa. So it's a constitutional rule po na pagdating sa executive po, executive branches have the power to realign and to augment their budget based on whatever savings they have. Nakiusap naman ng COMELEC sa mga mambabatas na mabigyan na sila ng malinaw na direksyon dahil magsisimula na silang mag-imprenta ng nasa 90 milyon na balota. Humirit din ang COMELEC sa Kongreso na mataasan ang bawat arawan na natatanggap na honoraria ng mga guro. Daniel Manalastas para sa Bayan.